So ito na lahat mga kamatik yung pyesa na nabaklas natin ano. Ito yung kanyang effect at ito naman yung kanyang cost. Yon, magandang araw mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Amir, your Matic Master. Sa video ito ay samahan nyo akong magbaklas ng automatic transmission ng Hyundai Elantra 2018. Ang customer complaint nito ay delay shifting siya sa reverse at saka sa drive. At nung aking tingnan yung kanyang langis ay sunog na at hindi na maganda ang amoy. Ano. So, samahan nyo ako at alamin natin kung ano yung mga piyesang naapektuhan niya. So, let's go. Thank you.
Kita nyambal body otomatik. Ya, kung mapansin nyo, sa langis pa lang, maitim na. Yung kanyang speed sensor. Ito naman yung kanyang wiring harness. Kung mapansin nyo yung kanyang magnet sa drain plug, ayan ang puno ng ibaba. Ayan. So, ibig sabihin meron siyang clutch na sinunog sa loob. Ano? Yun yung ating hahanapin. Yang diferensial ya. Yung kanyang filter Dantra, parang katulad rin siya nasa Sonata. Yung kanyang filter ay nandito, nakadikit sa pump. Ayan.
Ito yung kanyang pump. Meron siyang 7 tornilyo katulad nitong makitab. Kapag nagbabaklas tayo, mga kamati, make sure natin yung mga importanting points na dapat check-upin. Tulad nitong o-ring na to, nakasayad ito dun sa dulo ng sa loob ng pump shafting. So sasalatin natin yan kung matalim na ba yung kanyang sinasayaran, ano, para maiwasan natin yung mga leakage na hindi natin inaasahan. Madalasan ito nauubos siya. Pagka nakita nyo na matalim na itong lugar na ito, yung itong may teflon ring na ito, matalim na, checkin nyo itong shafting ng pump kung may kinain siya sa loob. Pinayod. Ayun. So far, wala pa naman. Okay pa naman siya. So, isa-isahin natin ito ngayon. Ito yung input shaft. Doon sa unahan itong pump ay may washer ito. Plastic washer. So, naiiwan siya dito. Ayan. Okay. At meron siyang clutch dito. So, chichekin natin ito kung napiktuhan ba. Meron din siyang bearing dito nakalagay yan. So, one-way clutch siya. Yung ano. Ayan o. Ibig sabihin ko ng one-way ay yung kabiak niya ay plate at yung kabiak naman ay may lining. Ang palatandaan na ito ay may sunog o may depresya ay meron siyang mapa dito na para mga bilog-bilog na parang kulay blue. Nagmamapa siya ng kulay blue. So ibig sabihin itong kondisyon ng clutches natin ay okay pa ito. Ito naman yung analus ng 2N6. Ito yung kanyang 2N6 clutch. So medyo ano na siya, may indikasyon na nagbaga itong 2N6 natin, ano? Kung mapansin nyo, medyo parang nag-rainbow na yung dito ng ngipin. Pero hindi pa masyado, hindi pa masyado itong nagsunog. Nag-uumpisa pa lang. Ayan. Ito naman yung kanyang underdrive. Napansin nyo dito, may gasgas siya. Ayan. At nawala yung kanyang, supposed to be meron siya ditong plastic washer. Ayan. So wala tayong nakita, ibig sabihin ay naubos. Naubos yung plastic washer niya, ano? Dito. Pangalawa, sa napansin ko rito, ay wala rin siyang, ayan, wala rin yung kanyang bushing dito. Dapat ito ay mayroong metal bushing, ano, o tanso, o kaya naman ay aluminum. So wala siya. So yun yung nakita natin na dalawang dahilan kung bakit sa nagdi-delay shifting siya. At nasunog yung kanyang langis, ano? Ayan. So clear na wala tayong nakuhang pyesa. At yung nakitang pyesa dito. Ito, kinuha ko ito sa ibang unit. Dapat meron siyang ganitong plastic washer. Yun. Ayan. At tapos dito sa looban itong underdrive analos ay meron siyang parang tanso. Ayan. Bushing yan. Para hindi kumakalog ito pagka nakasalpak. Ayan o. Wala siyang kalog. So dito sa atin, sa nakita natin,
ay kalog siya. Ayan o. Makalog kasi nga wala yung metal bushing niya rito. O ano tawag yun? Brass na bushing. At saka wala siyang plastic. Plastic washer. So yun, yung ating findings. Ano? Umpisa pa lang to. At inaasahan natin na mas marami pa tayong makikitang sira sa loob. Dahil dito sa dalawa na ito. Tanggalin natin itong latch. Ayun, kung napansin nyo mga kamatik, lumaglag yung kanyang, naputol yung kanyang underdrive clutch. Ayan, putol siya. At ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag may indikasyon siya na sunog, ay ganyan ang itsura niya, nagmamapa. Ayan. So, isang side lang yung kanyang nasunog. So ito yung kanyang underdrive piston. Dati o-ring siya. Tapos hiwalay yung piston. Ito yung bagong modelo ay ganito na itsura. Piston na lang siya. Underdrive piston. Ito ang kadalasang problema nito ay na ano niya tong lip seal na pipilas. Pipilas niya itong oil, itong lip seal na to, at nagiging dahilan ng pagtagas. At ang trouble naman niya ay pagka in-start mo yung makina ay gumagalaw yung sasakyan, parang gusto niyang umabante. So yun yung trouble na isa. Hindi pa kinakambyo, lumalakad na. Yun, ito yun. Inspeksyonin na lang natin ito mamaya kung may nabasag siya. Tingnan muna natin yung likod. Ito yung kanyang overdrive hub. Sa likod, meron siyang bearing, thrust bearing. Check natin yung condition ng clutch. So far, okay naman siya. Ayan. So maganda. Meron siyang plastic. Ito, importante itong maliit na bagay na to. Nakalagay siya dito sa patong siya sa ibabaw dito. Ayan. Ayan ang lagay niya. So kapag tayo ay nagbubuo o nagbabaklas, huwag natin kalimutan ito, mga busing-busing na ito. Dito naman sa loob ng carrier ay meron siyang thrust bearing din sa loob. Ayan. Nakikita nyo, malinaw. May isa pang lock, snap ring. At mapubunot na natin itong planetary carrier. Yeah. Very easy lang. Ito may ano rin, bearing. Hindi siya natatanggal. Baliktaran siya. Sa loob meron din. Kasing laki. Ito naman yung kanyang one-way clutch. Yeah. So, inspeksyonin din natin ito. Kapag tayo nagpapaklutch, kung kompleto yung kanyang roller bearing. Yeah. So far, okay siya.
Meron siyang under low reverse clutch. Ayan. Tatanggalin natin yan. Sunog mo lang iso. Ayan, sunog na sunog siya. So, ito yung kanyang low reverse clutch. So far, okay naman siya. Wala siyang sunog. Damay lang siya sa pagkasunog lang langis. Pero, pag nahugasan ito, medyo magiging okay pa. Okay pa naman siya, pwede pang gamitin. Hanggalin na rin natin yung underdrive hub para ma-inspeksyon, para sigurado tayo. Ito kasi nababasag itong mga tainga na ito kapag nagkakaroon ng mga ganun trouble na napupwersa yung clutch. So, inspeksyonin natin ito mong mabuti. Kung wala siyang naging basag, naging lamat. Okay. Ito naman, meron siyang tornilyo. So, i-retight natin yan bago tayo magbuo. O pagkatapos natin magbaklas para ma-check natin kung may mga lubwa. Sikit naman siya. Itong dalawa lang na to ang madalas lubwa. Yan, piston sa lalim. Low reverse piston. Galitin natin yan. Papalitan na natin itong o-ring na ito. Okay. So, inspeksyonin natin itong planetary niya since itong ating hub ay dito nakakabit. Bali dito siya nakalagay. Ganyan naman siya dyan. So, dahil dyan siya nakakabit, ay i-checkin natin yung mga spline nito at saka yung mga bearing sa loob. Baka sakaling meron siyang napiktuhan na pisa, no? Paglasin natin pa itong planetary para makita natin kung may napiktuhan siya sa loob. Ito yung sinasabi kong bearing kanina. Analos. Sanda. Okay.
reindeer. Yun, nalaglaga na. So, importante, katulad ng sinabi ko, yung mga washer na plastic, importante ito. Ang pag-check naman ito ng kondisyon, yung mga kalug naman ng mga gear, kung may kalug na siya, side play, at saka yung pataas pa baba, kung may mga washer siya sa mga kabilang dulo. Lahat ng gear, ganun. Kung may side play siya, wala naman. Ito yung washer nung thrust washer nung ano niya, ball bearing kanina. Ipa-partner siya. May plastic siya rito. Sa lubrication ito, meron siyang shafting. Ito yung pinakabitan ng analos dito. Military carrier. Dito. Yan. Tignan natin yung mga side play ng gear. Okay naman. Ito yung plastic washer. Yan, dito nakalagay. Ulit-ulit, sinasabi ko na lagi nating check-in ito kung meron o naubos na. Shafting ay mayroong mga bushing sa loob. Ayan. I-checkin natin yung kondisyon niya. Okay pa. Dito naman sa shafting, malalaman natin kung may tama yung bushing. Kung ito yung may mga kain. Itong bearing, i-checkin din natin yung kanyang load. Kung magaspang siya, ibig sabihin, palitin na. Ayan, may mga bushing. Ito yung bushing niya. Walang kain. Kasi ito yung pinakang sentro na pinagkakabitan itong analos natin. Ano? Kaya importante na ma-check natin ito kung mayroon siyang naging epekto sa pagka wala nung bushing. So far okay naman itong planetary carrier natin. Wala naman tayong dapat palitan. Palitan natin ay filter, dalawang analos, ito, piston ng underdrive, saka one set ng underdrive clutch, ito, nabasa. At palitan na rin natin itong 2-in-6 kasi nag-init siya. May mga indication na rin siya ng nagbaga. Ayan. Palitan na rin natin siya. Okay. So, ito na bali yung nabaklas natin. Ito yung kanyang main housing. One-way clutch at saka piston ng underdrive. Ball body set. Harness kasama. Differential at saka yung mga clutches niya. Yan. Over. Pump. And overdrive. Hub. At ito yung pisa na mga sira. Defective, ano? Ito naman yung planetary carrier niya. At ito yung kanyang torque converter housing. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa video ito. Ano? Shout out sa ating silent viewers at mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. At hanggang sa sunod na video. Kung kayo ay napadaan naman sa channel ko na ito, at ngayon lang kayo na kapanood ng aking mga vlog, ay ninyahan ko po kayo na mag-subscribe, paki-hit ang notification bell at paki-thumbs up, paki-like kung inyong nagustuhan ang video na ito. So hanggang sa susunod, God bless, ingat po tayo palagi, masalam.